stories and a fool for your life. Pero, nalimutan natin na yung pakilala ng isa't isa kanina. Ako si Nomad, at syempre, yung nag-intro sa atin, ang pinaka mantikilyang caster ng Pinas, si Butters. Oo. Tatandaan nyo, pag nilagdagan nyo ng DR yung kopa, drapa. Ito, mga kaibigan, next play, Joe, ang ginawa nila, Echo ang binan pa nila Rather and Leomord ang binan din nila dito while Digital Devils, Demon Kings, they will ban out the Grok. Inabangan natin yung next ban nila. They might not ban someone dito. It can be part of their game plan. It might be Gushen or of course Kimmy. You don't your want to let Kimmy alive. Let Kimmy go. Let Kimmy go. Isa ka lang. Parang pinatay mo na eh. Binan lang naman. Binan lang naman. Pero yan, Minotaur, of course, the next logical choice. After Grok. Oh, well, there is the Gushen. There is a lot of heroes available. There is the Harith. But right now, Demon King's gonna go for that Harith-Hellcurt combination. Get someone who can burst down and can be annoying. Kumbaga, makulit sa mata ng next play dito at kumuha ka ng isang tao, isang assassin na kaya mag-burst downs dun sa mga kaya mag-burst down sa Harith, which is usually kapag ganoon naman mga mages lang din talaga yan. So we might see a Harley or a Kagura, but instead of course syempre playmakers mga kunin natin dito Kaya and a Thamos being picked up by your next play is picking. So, Triple H, Double H ngayon yung Digital Devils. Baka mag-Triple H, a potential Harley. Kompleto yun na, para Triple H na. Pero Akai. Akai. Two yun. Kaya, Akai sa Minotaur? Pwede naman. Hindi naman sama. Your team is naman sama. Though, pag sinave ni Kai and Divine Judgment niya for Akai or Minowan Fury for Akai plus another person, parang hindi maganda na i-pick up nila si Akai in this unless they supplement that with a Lolita potentially. Malabo eh. Your team malabo is min. Banning. Kasi kung iisipin mo ah, kaya kumuha ng Kaya para mahatak ng isang mabilis yung Harith eh. So, kapag kinuha mo si ano, pagka kinuha mo si Akai dito, automatic, lalakas yung loob agad nung ano. Ayoko kasi nung Harith. Hurricane Dance lang para mapalayo si Kaya. Yun lang. Well, right now, we're just waiting for their picks. They ban out the Claude. Hanzo. X-Player, rather, bans out the Claude and Hanzo. Binandito ng Digital Devils of Demon Kings. Very tanky ang fighter setup dito, mga kaibigan, ng next play na ginawa nila sa first phase. So, ang sagot dito ng DK, they will go for YB for 20 on that carry. And in response, your next play goes picking for a Harley and an Aldo. Being picked up there by Arbe and Espes. Okay. So, right now, medyo pumapabor ako dito aside ng next play in terms of playing individually. Kasi kung iisipin mo, ang gagawin ni Pringles dito, mag-iigit si Kutche. Susubukan niya mag-split kahit pa paano. But with the Aldo, hindi mo magagawa yun. And at the same time, si Arbe dito, ang pwede niya gawin dyan kay Tuyon, tapatan niya lang. Nakita na natin ginawa ng Signal Ultra yan sa Brain Esports dati. Wala halos magawa ang isang Hellcurt. So once na nag-gets mo na parang shot doon si Hellcurt, tuloy-tuloy na yun. At hindi mo siya makikita online, hindi mo siya makikita mag-split push, mapipilitan siyang makisama sa Clashes. Pero game na ipapakita sa inyo. Pero kamaya na yun. Dito muna tayo sa next play. Digital Devils, Demon Kings. Game number 1 out of 3. And then just go for the team rundown for the side of next play. It's going to be MB on that Aldo. Tan as the Harley, Kram on the Minotaur, Espes on the Kaya, and Arbe as the Thamos. On that, the Demon Kings roster, we got Scyther on that Harith, Pringles on that Lolita, Tuyon on that Hellcurt, YB 420 on that carry, and Link on that Akai. Pero sila Kram dito sabi nila. Unahan na natin dito, kulin na natin lahat yan. Sabi nila, next play dito, sabi niya, ista ko yan. Stock. Kukunin ko yan sa Kotong.
Tama po, tong lang. And no invades here coming in from both of these teams. So tamang play safe lang sila. Game number one lang naman to. So okay lang maging safe pa. Okay lang talaga maging safe. But on the other side of the map, next play dito, pareho lang sila nasa utak ng Digital Devil Demon Kings. They're just securing their jungle. Arby on the other hand, just showing his presence doon. Just trying to psycho, mga kaibigan. Kung ano man meron dito yung Digital Devil Demon Kings, they will get their respective crab coins. Not a problem there. And alam natin dito na next play at saka Digital Devils Demon Kings, alam nila dito kung ano yung kailangan nila, which is the levels. The early levels that can put them on the pedestal para manalo sila sa susunod na teamfight na mangyayari. Yep, dapat before 3 minutes comes in, kailangan may level 4 na sa kanila. Minsan before 2 minutes pa lang may level 4 na, at doon nagsisimula yung mga action na parte na gusto natin panoorin lahat. Na medyo nakita natin dito sa mid lane, Harris just harassing Tan and Espes there in the mid lane. Pero mukhang meron tayong gank dito all over the top lane. Thomas is gonna be able to read that and back off. At ito, nagkakaroon tayo ng onting bakbakan dito, mga kaibigan. Hindi pala bakbakan, bakbakan lang sa monsters dito. Jungle monsters. And look at this on the middle lane. Meron tayong converge na nakikita dito from the side of next play. Let us see, may mahahata kaya dito, Shider. Hindi siya natatakot dito. Ba't ako matatakot? Hop. Hindi natin kailangan matakot. Pangkalawakan si Shider dito. Especially on that Harith. Pero this turtle is gonna be contested here by next play. There naku, goes the divine. Sila dito. Ay, oh, wow. The cancel. The Minoa Fury is gonna be committed. And DK will suffer the first blood. Link is out of the question. And they are forcing the Digital Devils back. That's gonna be another one killed to Yon. And they are still pushing through here over the top turret. Harith is dangerously low on HP and he's going to be taken out. It's just going to be Pringles and YB420 all alone. The turtle is also going to be secured by next play. Not a good start for Digital Devils. Yun yung hinahanap dito, mga kaibigan, ng next play. Yung mga initiations na ganon, they have the counter initiate. Look at that Numinon Blast just being wasted. Nawala yung opportunity nila sa isang magandang initiation dahil lang sa isang magandang ulti ng Minotaur. Isang magandang Minoan Fury is all it takes. Kasi isang Minoan Fury, madidisrupt na kagad halos lahat ng pwede gawin ng Digital Devils dito. Mag-Hurricane Dance si Link or kung mag-ano siya. Hurricane Dance or kung mag-1000 Pounder in siya. Lipad siya kagad. Two yun. Gusto niya mag-blink in. Bago siya mag-blink in, maunahan muna siya ng Minoan Fury. Numinon Blast pa lang ni Pringles. Yun na, cancel kagad ng Minoan Fury yun. Tandaan mo, emote yung Blast, madali pigilan yan. Pero ganun talaga ang problema, mga kaibigan. Ito yung draft na ginawa ng Digital Devils sa Demon Kings. Kailangan nila panindigan to. Panindigan talaga. At right now, nakakita tayo dito sa bush. Tignan natin, merong hatak ba mangyayari. And nakapagtapon ng bulwark, kaya hindi nila tinuloy. Tamang bulwark lang. No, Peacer. Not today. Yung mga tipong hindi mo i-drop yung mga kampi mo. Hindi ka lang. Don't pero drop si, that. Don't drop that. Ano, don't drop that teammate. Pero next play, MB dito. He's just stacking up. Mga kaibigan, oh, there you go. Chase Faith connects onto YB420. And he is out. Mm-hmm. And Kari is down. But for that gank or for that converge na ginawa nila, pagkasama-sama sa baba, Digital Devils Demon Kings will get that mid lane turret. And that opens up the jungle soon on both sides here for Digital Devils to take mid lane pressure. Pati top lane pressure is gonna be alleviated here. Okay, so maganda yung ginawa ng ano dun, ah, ng Digital Devils Demon Kings. Nung nakita nila nag-converge dun, nag-dive, they went straight for two important objectives that will bring them back into this game. Now, ang pinakakailangan nila sunod dito is to get this turtle. Kapag nakuha nila to, malapit-lapit na sa katotohanan yung kalamangan ng next play dito. Pag nakuha nila, eh, mukhang gustong i-contest ang Digital Devils SDK. Digital Devils DK dito, ang Turtle, and they are waiting for the Priscina opportunity. May 1,000 Pounders, saka Hurricane Dancy Link, Numinon Blast, is gonna be charged up. Flicker is gonna be committed. RFA is gonna be the main target here for Digital Devils, and that Turtle as well. But the Turtle is gonna be secured by next play, and they are still ongoing ito with na, their si effort. Ito na si Superman, mga kaibigan, na Kryptonite is there! Ay, Tuyon, saan ka pupunta? Kain ka, oy! Kram, itakbo mo yan! Kram, pilitin mo, tumakbo! Wag na, hindi, nakbo! Hindi siya makatakbo dito! Natutulog ba ang Diyos? Ito, pinaka-presenta! Sakalan! Sige lang, ipilit mo! Ilaban mo! Sumakit yung ulo mo, sumakit yung bewang mo, pero hindi ka pa rin si X-Mam! Ay, nako talaga! Ang hirap nun, men! Mahirap talaga kasi! Maliit yung BC mo kasi!
Hindi ka makatalon! Ano ba yun? Uy, ang init mga kaibigan. Okay. Next play! Next play dito! Ewan ko! Ewan ko, mainit ang laban. The game is hot. Napaka-init ang tarima, mga kaibigan. It's like the dance floor. The dance floor is hot. The dance floor on fire. Yung laway ko nandun sa monitor. Shorty Pie burning on the dance floor, mga kaibigan. Coach Kingston. Oh, pero Link, getting that Atinas. And they will be very, very confident into taking the next clash. Digital Devil Demon Kings, they want to keep on fighting. Next play... They're playing it safe. They're just going for the top turret, pressuring the top turret. Kasi may feeling sila ni Digital Devil's DK is near the bottom lane. So they can go ahead and pressure the top lane in order for them to at least bounce back in terms of turret pushes. Pero ito, nasabi ng next play. Wala kaming pakialam. Nanalo kayo. Pero isang base lang yun. Pero ito naman yung Digital Devil's Demon Kings. Parang hindi sila decidido sa gagawin nila ngayon. Kasi yung next play, they want to take objectives, pero yung Digital Devil's Demon Kings dito, parang it took them a while para i-register sa utak nila na kailangan nila kunin or kailangan nila kumuha ng counter tower. Talagang hesitation lang talaga yung papatalo din sa Demon Kings ngayon eh. And with that middle turret push, next play are gonna go ahead and go for the turtle. And si Pagong, mga kaibigan, si Pong, Blade of Despair. Oh no, Cram. Let us see. Is this going to be a big fight, mga kaibigan? The ultimate is going to be charged up. Oh my god, ladies and gentlemen, they are still going in for the kills here. Digital Devil and ZK are pushing. Next play back, pero ang hina ng damage output nila. Next play, MB gets the kill on the Tuyon, and they are forcing everybody back. Ringles, dangerous low on HP as well. That is a turnaround. Takbo lang, mga kaibigan. Up, easy lang. Easy lang. Easy ka lang. Ito na si Tantananan, mga kaibigan. Don't drop that Tantanan. Ito kasi yung pinakamakulit na pinakapangyayari para dito sa next play. Yung Aldo talaga yung nagdadala sa kanila eh. Kasi kumbaga si Hellcurt dito, si Kari, maipit na sila sa likod. As long as nandun lang yon, it's going to be very hard for them to fight. Kasi kailangan nila lagi mag-turn para dito kay YB420. And look at YB 420 score. It's 0-2-1. Wala pa siyang matinding ambag dito. At wala rin siyang matinding items dito. At doon siya nagpo-fall off doon. I mean, we're still going there. We're just about to enter the late game stage of the game. Pwede pang mag-bounce back to YB420 dito. Pero habang tumatagal yung laro, lalo lang sila mahirapan. Kasi next play, they're just rotating as a team. And they're just making sure they're securing objectives all at the same time. Na hindi ginagawa ng Demon Kings dito. Pero eto, si Shider, mga kaibigan ng Pulis Pang Kalawakan. Tignan natin kung ano magagawa niya dito. Tatandaan mo si Shider. Nung pagkatapos si Shider, ano yung nangyari? Tara. Nagkaroon ng Pilipinong palabas. Si Saido. Tatlo sila. Tatandaan mo tatlo yung Saido. Pero nag-iisa lang, the OG. The OG, Shider. Sino kasama niya? Si An? Si An ba yun? Hindi na maalala yun. Tagal na nun eh. Sino ba yun? Si Saida. Si Shider sa Saida. Oo. Pero alam ko si An yun eh. Hindi ko alam, pero si Link dito, naku po. Oh, no. Isang magandang ito ang taguan. Uy, huwag ka maingay, baka makita nila. Pero ito si Pringles. Naku po, lalaban! Oh, itong bitang! Bitang! Isang bumbong itulong! Nalaman na kagad, 1,000 pounds na mayayari. Nalaman na tayo! Bangout. Agawan base kasi ito eh. Bangout, tatandaan nyo, mga kaibigan, hindi lahat na tumatakbo, nahuli. Yung iba, nahukulong lang. It is what it is, mga kaibigan. Oh my goodness, the Lord is the next target for both teams dito. Oh Lord, they need to walk with the Lord here. Oh. Walk with the Lord. Mo, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tama-tama yun, kaibigan Butters. Tama-tama. Si Link dito, binabatuhan niya ng isang malaking blender. Tatandaan mo, pag binato ka ng blender, masakit yun. Fuck talaga. Blender yun eh, loo ka pala eh. Industrial blender pa yun, yung pang coffee shop. No objectives are being taken here by both these teams for the past 2 minutes. Mukhang nakakaalanganan sila sa pag-take. Ultimates are up here though for Link and Pringles. Numinum Blast and Hurricane Dance will be a huge factor here. Kung kaya nilang ma-deny si Espe sa si Kram. Mm-hmm.
kailangan hindi mag-Divine Judgment or Minowan Fury. Oy, nandun sa likod si Shadow Drop! Nahuli dito! Kinutongan mga kaibigan! Next play! MP! Mega Price! Wait, resurrect. Nagpap-resurrect lang. Summon! Summon King! Summon Force! Wala, wala. Hindi na ibabato. Hindi na ibabato. Wala, nabato niya na pala kanina. Pero ito na, habulan. Habulan! Grande mga kaibigan! Mas grande pa kaya Ariana Grande. Hoy! Hoy, easy lang. Okay. At mukhang sinisimulan ng Lord. Sabi mo na inyo, nag-angas. Nag-angas ang Aldo. Nag-angas si Aldo. Mukhang si Kari, sinusolo niya si Lord ngayon. Walk with the Lord. Walk with the Lord. Walk with the Lord. Looking at the items here, mukhang nagkakaano na tayo. Pero wait, Luminum Blast. The Lord is gonna be secured though by Digital Devils Demon Kings there. But they are being forced back here by Next Play. Pero lumalaban pa ang Digital Devils Link. Dito. Naku po! Pumasok pa doon si RB. Medyo nasa alanganin na Next Play dito. Oy, pero ito si YB420 going in. Pero Aldo, did you have to usapan? Nabuhay na siya at nagalukas yun! Nakakbuhan na ito mga kaibigan. Pero Pringles dito with the bulwark. Goodbye. Link is caught in the middle. He can't get out of there. Aldo will get that kill. The recalls are there. But the Lord is going to the side of Demon Kings, I think. And it's gonna go on the top lane. Path of least resistance here. And that's gonna open up the opportunity for Demon Kings parang to start pushing. Yun, Path of Least. Pero mamaya na pag-usapan. Iba na yun. Pero yun nga, naging Demon Kings dito, kailangan na nila magsama-sama. Enough na the enough distraction na yung Lord sa top lane para mag-punch sila sa bottom lane or sa mid lane para ma-pressure lang talaga. Op, easy lang. Aga one base to ang laban natin dito. Sabi ni Uncle Joy, si Annie daw. Si Annie, tatandaan mo. Si Annie ang kasama ni Shider. Pero okay pa si Annie? Okay si Annie. Are you okay, Annie? Are you okay? Tama naman. Hindi naman kita pipigilan doon. Pero madami daw akong EBAS. Okay lang. Mas madami EBAS. Pagka nag-sign language kami dito. No, hindi tayo. Naburyo ka. Hindi niya makinig. Baka hindi yung makinig din sabi namin. Oh, pero eto na. Digital Devils, will they take down Next Play? This is going to be a big accomplishment for them. Next Play dito, isa sila sa mga pinakamainit na team beating Bren doon sa ating mga BO1. Mas mainit pa ang tarima ng DK dito, ng Next Play dito kumpara sa Bren Esports. Pero, let's not discount the fact na best of 3 to. Baka may ibang strategy up the sleeves yung Next Play dito. And the game hasn't been completed yet, so pwede pa makabawi Next Play. Next Play, sabi nga nila, Digital Devils Demon Kings, they were lacking dun sa may bandang mga bandang hudulo ng mga tournaments or yung mga second half, pero nung patapos na or yung tapos na yung tournament, tsaka sila umangat. Right now, Digital Devils Demon Kings are showing it. YB420 dito is now back into the game. That's the important thing para sa kanila dito is to get YB420 on a pedestal, give him all the farm he needs, siya yung bahala mamaya dito as long as hindi siya pinapabayaan ng Akai and ng Lolita. Protect YB420 lang talaga, yun yung game plan dito. And siya nga lang, sa kanya na nakasalalay yung primary damage, yung primary damage na pwedeng ibigay ng Demon Kings dito sa fights. Eh, with the added threat na nandun si Aldo, ang hirap nun kasi pwedeng siyang i-chase fate siya nalang mismo yung target eh. Lalo na pag off-position si Kari. Pero ito, nag-iikutan na lang sila, men. Naghahanap na lang dito yung Digital Devils ng isang magandang opening para makapag-ano sila, makapag-initiate sila. Ito yung pinaka-problema ng draft nila. Yung Next Play dito may Minotaur. Pero halos lahat ng ginagawang team fight dito ng Digital Devils Demon Kings, si Pringles ang layo lagi ng pwesto. Tapos biglang flicker in. Pam! Wala ka na magagawa. Kumbaga, every fight na gagawin nila, there is always a flicker. So they wait for the flicker to cool down, tsaka sila lalaban. Because they know the concept of reach na meron ng isang Lolita, hindi ganun kataas. But with the flicker, it enables her to charge up ng malayo at mabatayo ng malayo. Kasi yung cone naman, hindi naman ganun kaliit. Eh. Mm. Plus yung charge din ni Lolita goes well. Kahit na short distance flicker siya, in a way, it can still work. Lord, so they could force any fights anytime soon. Pero yun nga, narinig natin sa announcer, si Imanang, the Lord is resurrecting, and yun ang next target. That's a level 2 Lord. That's a Luminous Lord. That Lord hurts. So kailangan mag-commit ng buong team dito. Alam mo sino pa yung nakaka-hurt? Sino pa? Si Rockhurt. Si Rockhurt. The pinakamatigas na caster ng Pinas. Si Rockhurt.
na makita natin load, soon. Loading streamer yan. Loading yan si Rockhurt. Si Rockhurt. Shoutouts kay Rockhurt kung nanonood ka man. Pero nandito, si Lord ako po, tinatapis na siya unti-unti. Pero sabi ni Kram, naka-surveillance yan. Nakabitag yan. Ayun, loadstein from hell, mga kaibigan. Sa bukid. O, sa bukid. Pero si sabi natin mag-bukid. Na-reset. Na-reset si Lord dito. Pero ito na, ang next play. Kung puwersa na ata sila dito papasok, Thomas goes for the sight. The Numinum Blast is gonna be charged up, but it does connect onto MB. Pero oy, to what extent, that's just gonna turn the tides here. SDK. That's the Minowan Fury! Oh my god, this four-man Minowan Fury, but there is enough damage. Take them all down. Digital Devils, Demon Kings dito. They're trying to run away. Pero eto na, the Stragglers. Kandito si Tantananan, mga kaibigan. Don't trap na Tantanan. Summon Force, dun sa may kita. Pero lumalaban sila sa Hyder, mga kaibigan. Oh! Eto na, mga kaibigan. Si MP. Oh my goodness! Lagi maglapapahan, pero atras nila. Ang Police Pangalawan, Hyder is now gone. Pringles, gustong-gusto nila kumain. And he is gonna be eaten up alive right now. Anong playbook mo? Sarcrim and Onion, Rappi! Oh, Numinum Blast? Numinum... connects, pero... ganun talaga eh. Pero wala. Digital Devils, Demon Kings, they are down. Tuyon dito, becoming a non-factor sa mga clashes. Lagi siya yung inuuna, lagi siya yung tumutumba. Kumbaga kapag nakotongan siya ng Aldo, tapyas yung mukha. Yun na lang, yung ambag na lang nito yun dito, Dark Knight Falls, wala na. Mm-hmm. Yun na lang napapansin ko dito. 0, 5, and 5. Oo. Oh. Isipin mo, tatanawin ka sa ano sa team mo, in-interview kayo dito sa mesa, anong ginawa niyo nung kinalaban mo yung next play? Pinadilim ko po yung paligid. Pinadilim ko yung paligid, mga kaibigan. Yun lang ang kaya kong gawin ngayon. Oh, yun yung kaya kong gawin ngayon eh. Pinapadilim ko yung paligid, man. Pero props to next play talaga. Alam nila kung sino yung dapat nilang i-target at all times. Mm-hmm. Yun yung maganda sa kanila eh. Their teamfight prowess is still there. Digital Devils, Demon Kings, they're still finding ways to actually stop them. Pero kung isipin mo kanina, Kaya was the one who got caught by the Hurricane Dance. That's not the best target considering na meron siyang immortality dito. I think that was somewhat of a bad read there by Demon Kings. I think that was forced out by next play. But right now, they might actually catch Kram. Kram dito, you need to run away even though you have the immortal. They have the means to take you down. Esmes, on the other hand, is on that push. Thamos is on the top lane. MB dito, nasa ibang lane din siya. Ito yung pinakakalamang na next play dito in terms of the late game. Kung meron ditong carry yung kabila na marksman na nag-scale ng sobrang taas into the late game, sa next play naman, meron silang Aldo na nandun sa baba. Pwede oh, wait lang, the chase bait onto Harith. Pero, it's gonna be called off. Walang follow through yung teammate ng next play dito. Okay, and I think there's gonna be an engagement. Naku po, eto na mga kaibigan si Link dito. Grabe yung dami shotbot. Tangka ba? Tangka ba, pre? Parang hindi, pre. Parang hindi. Pero the Lord is there. This is the level 2 Lord. This is the most important Lord of the game. Whoever controls this Lord will control the game and possibly win it. Eto na. Eto na, paring Nomad. Eto na, paring Butters. Pero that Divine Judgment is gonna connect on the Pringles. And Pringles is essential here for Bulwark King. And that's Minowan Fury being committed there. And a lot of HPs are burning here on the side of Demon Kings. Pringles and Tuyo, wala ganda. Na kausapan. Ang ganda nung ano, ang ganda na Hurricane Dance, pero Shider dito, nagkalapitan na mga kaibigan. Pero si Kram, Kram will go down without question. Pero bago mangyari lahat yon, Carry is their next target. Tuyo, non-factor. Goodbye, Shider! Shider, mga kaibigan, will be the last one to go down. And that is a wipeout. And next that play. Is a GG push next here. Next play, next game, Digital Devils, Demon Kings, 1-0 na to. No doubt, ang taas ng cooldown ng respawn timers dito. That's gonna be game number 1 in favor of next play. Teamwork ang kailangan natin i-highlight dito sa next play. Ang ganda ng rotations nila in the early game. Tapos, ang ganda rin ng target selection sila. What's gonna work, mga kaibigan? Teamwork. Teamwork. What's gonna work? Teamwork. Yun yung pinakailangan natin makita dito. We have to give major props para kay MB. Just showing how to play the Aldo. Alam niya kung sino yung tatargetin. Alam niya kung sino yung pinakamadaling hulihin. Hindi siya nagpipilit kay Shider lang. Basta alam niya, kapag ka si Harris or si, sabihin natin, si Hellcurt pala or si Carrie, medyo malayo o hindi napapansin, he will go for the target. And major props para kay MB dito. As well as Kram. Kram has been showing up a lot of Minowan Fury ultimates na talagang tumatama at tumatatak.
Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love.